Good morning everyone. At ngayon po ay dahil Sunday. Day off po naman ngayon, kaya tanghali na po ako nagising. Sinamantala ko po na day off dahil makapahinga. Wow! Maaraw po ngayon. Makakatuyo ako ng nilaman ko kagabi. Bukasan natin ang ating bintana para maliwanag. Yes, good morning! Dahil Sunday ngayon, late ako nagising. Kaya, breakfast muna tayo. Let's take off. Siguro mga 3 weeks na mahigit natong punta na ng palay. Iba po kasi dito ang pag-progressive po dito ng pagtatanim ng palay. Yan, sisipit na po natin ang nagpang punta ng palay naman. Naka-ano po siya, may sarili po siyang lalagyan. And may box po siya, per box po siya. Kaya every time na tatanim na po, ibibirog lang po namin yan. Kada box, isang birog po yan. Nakaiba po siya ng
klase ng palay. May ina na eh, may ama, malalang punta, at meron pong nasa, ano lang, nasa middle lang. Pero parang naman pong masap yan. Nakaibahan nga lamang kung sa Pilipinas ng mga miragrosa, yung mga nandiyong palay. Pero talaga po kahit yung hindi natawag ng mga NFA, ang sarap po talaga. Paborito ko yan. Rice is, ano, rice is life. Yan. Meron pong pwesto na, ano, na natuyo. Kasi mula po yung pakalabas namin ito. Kasi ito ay, ng ipunla namin is, inikukulog pa po ng mga 1 week. Tapos kalabas, pag inilabas siya, nasa pagpakulog, white pa po ang kulay ng sigod ng punta ng palay. And then, inilatag namin dito sa labas para maarawan. Then, nilagyan ulit ng tabon para maging green, na within 3 days. And nung pagkabago sa kulupan ng bagong 3 days, hindi nilagyan maraming tubig yung pwesto ko. Ayan, the reason why, natuyo po siya, kulang siya sa tubig. And then, nung pagkampas na namin, yun na siya, wala, patay na yung tunla na, ano yan, hindi na pwede na tubig yung bago siya itaklupan. Ayan, kaya by Monday or Tuesday, ayan, itatanim na po namin yun. Sa pangagitan ng tikay, dito po ay puro makinarya. Machine tractor po ang gagamitin namin sa pagtatanim. Dito po ay may, ano na, nilagyan na ng ama namin pagkakabon ng, ano, pataba. And then, ang ginagamit naman po namin, takura sa pagtatanim ng palay, dahil po dito ng isang kakal, ay, ayan, yan yung mga ginagamit namin mga tractor sa pag, ano, pagpa-farm. Ang pinakang fit machine po namin sa pagtatanim ng palay, ayun po, yung po may mga, yung matarim niyo, ngayon sa dulo. Okay, at dahil po hindi kami nakakapag-pigo sa mga trabaho namin, eh, ito lang po ang may share ko sa inyo na actual dito sa aming palayan. Okay, hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod na kong mga video, like and subscribe na YouTube channel. Thank you!